karagdagang bayad ang kampo ng African champion na si Filipos Nitumbua sa laban nito ngayong Mayo 13 kontra Alas sa Okada, Manila. Ang pagdedeman ng karagdagang bayad ng kampo ni Nitumbua itong araw bago ang mismong laban nito kontra sa ating pambato ay isang uri ng pananamantala at tila ramdam na nito ang nalalapit na pagkatalo at posibleng tuluyang pagkawasak ng kanyang boxing career sa mga kamay ni Alas pitong araw mula ngayon. Kaya tila sinusubukan na lamang nito na makakuha pa ng karagdagang bayad mula sa mga promoters ni Alas. Tila pinaghahanda na nito ang posibleng maagang pagdiritiro kung sakali man na ito ay mapuruhan ni Alas ngayong Atrese. At ito ay hindi malayong mangyari dahil kung maalala ay hindi na rin nakabalik pa noon sa boxing itong kanyang kababayan na si Duke Maika matapos noong parusahan ni Alas kaya technical knockout sa loob lamang ng 3 rounds. Tatlong taon naman hindi nakabalik sa professional boxing ang isa pa nitong kababayan na si Sulani Tete noong ito ay mawalan ng dangal sa kanyang bansa dahil rin kay Alas sa loob lamang din ng 3 rounds. Kaya tila next in line na sa pagkawasak itong si Filipos sa mga kamay ng ating pambato. Sa kabilang balita ay tila na ikukumpara ngayon itong ating 4 division champion Nonito Donaire sa former champion na si Milan Milindo. Kung maalala ay pareho ito naka-sparring ni Ala sa Omega Boxing Gym para sa pag-aanda nito kay Filipos. Ngunit ito nga si Milindo lamang ang buong tapang nakipag-sparring kay Alas na wala man lamang suot na headgear at walang pagdadalawang isip na ipinalabas agad ang nasabing sparring sa social media. Ganun pa man ay atin ring unawain na laki sa Amerika itong si Donaire, lalo na ang misis nito na tumatayo rin bilang kanyang manager na si Rachel Donaire dahil naging protocol na sa American boxing na itago o limitahan ang pagpapalabas ng videos ng kanilang mga sparring doon upang maiwasan na mapag-aralan ng kalaban. At pagdating naman sa naging sparring ni Donaire kontra Milindo ay tila hindi na rin ito mauulit pa dahil may ikpetren sa kanilang protocol ang pagsusuot ng safety headgear pagdating sa sparring. Dahil sa training, kadalasang nagkakaroon ng brain injury ang isang boxer dahil sa pagkalamog mula sa training